Ayan na po ang sikat na loto ng Batangas ni Kuya Oliver. Ito masarap. Nagustuhan ko to. Bawang. Hanggang alas 4 pala sila dito. At umaga alas 7 ang daming tao. Ayun daw po. Usually daw, pag opening, no? Pag opening pa lang, 7 a.m. daw po silang nagbubukas. May pila daw po dito. Sobra. Hindi ko kasi napanood pa. Ang haba ng pila nila. Oo, pinipilahan daw talaga. Pero pag ganitong oras, tapos na yung bakbakan. Panghali. Gaya po niyan, yung natira na lang po relax, nila. Relax. Ulo na lang. Galing pa po kasi kami ng Batangas City. Tapos nag-rosaryo. Tapos namili kami ng mga kakanin. Habang nasa biyahe, siyempre masisira yung mga kakanin, yung iba. Nilantakan na namin sa biyahe. Kaya medyo busog pa. Pero siyempre, hindi namin palalagpasin ito. Paano po yung serving nila ng Bigo? Makakakain kayo? Hindi po. Sabi namin, hindi na po kami magkakanin. Tingnan nyo po yung mga stickers nila. Mandami na po nagpuntang vlogger dito. Ayun o. Diba? Daming stickers. Mayroon po silang dito. Nagsaserve sila ng dinosaur. Ayun baby, nagchacha po. Ayan siya si Kuya Oliver, di ba? Ayan po si Kuya Oliver. Ayan na po ang sikat na loto ng Batangas ni Kuya Oliver. Ito masarap. Nagustuhan ko to. Bawang na may sili. Farmer, mauubos na na. Busog pa yan. Pawis na, pawis na. Kain pa tayo. Shout out kay Papa Yam. Diba? Kanina, nasa lang tayo. Kalsada. Nasa dagat na tayo. Napadpad po kami ng anilaw. Wala kaming mahanap na murang tutulugan. Kasi dahil malapit sa beach, mahal na yung mga hotel. May nakita kaming mura. Magtitingin-tingin lang po. Dito po yung may panuan ng mga isda. Anong oras po nagbubukas yun? Nung lang kala, sasakay kami ng bangka. May nakita po kaming mura. 800, malapit lang dito. Kaso, nakita mo kung gano'ng kaliit, hindi makapasok. Hindi makapasok si Cardo. Sabi mo makapasok daw, hindi naman. Sayang. Magimarites na muna tayo. Uh-huh. Baba tayo. Okay. No, yung mga naliligo, swimming. Lumot.
Ayan ang kanilang ano, palengke. Pero wala na. Sarado na. Ilan na lang yung nakabukas. Ayan, nasa Lemery na po kami. Doon pa kami galing. Parang pang-horror, no? Nasa ano to, mismong mall. Ayan. Dreamwave. Lemery, Batangas. Buong second floor, no? Alala ko bigla si ano, SM boy, SM sa kanya to. Nagbibideo ako. Ayan po ang aming room. Nag-dinner na kami sa labas. Wala namang no, special. Ano lang kami, mang inasal, sisig. Ayan. Same lang po ng ano rate nung napuntahan namin kahapon sa Batangas City kasi family room yung nakuha namin. Oh, may ano pa siya dito, oh, may sofa. Ayun ang aming kakaninin. Tinatry naming ubusin kasi sayang. Tapos, ayun, bumili ako ng tubig sa 7-Eleven. And pinauna ko lang maligo si ka-farmer, tapos ako na para makapagpahinga na din. Kasi kahit na ganun, ano, nakakapagod pa din. Kahit ako nakaupo lang, kanina antok-nantok na ako. Gusto kong matulog, pero syempre naalala ko yung nagda-drive, kinukwentuhan ko din. Tapos tawang-tawa siya sa akin kasi nagtitingin ako ng map sa, nag-check ako ng phone, tinitingnan ko yung map. Tapos biglang ko malabog yung ulo ko dun sa ano, yung alam niyo po yung nakatulog ka ng parang seconds lang, gumanon yung ulo ko sa ano, upuan. Tawa pa siya ng tawa sa akin, nagulat din daw siya. Tapos yan, habang naghihintay ako, tatawag ako sa bahay. Kakamustahin natin si Dodo. Si Dodo, masarap kausap. Ay, nadododo tuloy ako. Tawag niya kasi sa sarili niya, Dodo. Tapos, pag pinasabi mo naman na, yung rowan niya po kasi, Dodo. Pero pag pinasabi ng dahan-dahan yung rowan, ang sinasabi niya, Roland. Tawagan ko. Good morning na, oh. Good morning, mga kabete. Almusal. Wala akong boses. Hindi, naiya ako mag-vlog. Ayun, kape puro. Thank you po. Tapos, hindi, pakita ko lang kasi. Kaya, nag-video ako. Natuwa ako sa munggo nila kasi may patola, may kangkong, may bihon. Oh, di ba? Masarap naman. Masarap ko siya. Kasi gagayain ko siya. Pag nang munggo tayo. Nasa 1.40.
Basta hindi lalagpas ng 150. 60 na kanta. Hindi akit ng 150. 30. O ikaw? Hindi mo na 15 ito. 75 pa lang. Mga 110. Hindi, mga 130. Ako 140 na. Kain po. Napagdag mo ko. Ano? Gawin natin lumpia talaga. Oo. Ayan po ang aming mga napamili sa Lemery. Ang sarap mamili dito sa ano, ng sariwang isda. Ayun o. Nakuna yung huling hininga ng isda. Hasa-hasa, 130, baby. Hasa-hasa. Hasa-hasa. Diba? Yun o. Mura po yung isda dito. Kasi sa Pampanga, no? GG pa lang, magkano na? Ito nga malaki, inabutan pa natin yung buhay eh. Ay, buhay, umihinga po yun, kabawa. Last breath, nakuha na. So, yun. Bala kong hiyawin mamayang gabi yung lapad. Tapos, lulutuin natin yung maliliit na hipon. Lalagyan ng ampalaya. Kasi, ayoko din nagtatagal yung isda sa freezer. Kasi, hindi na siya masarap. Hindi na press. Press. Opa. Ay. Ate Tessa. Shout out. Ayan. Ate Tessa. Kuya Cesar. Di na ganun nakakapanood daw si Ate Tessa. Busy daw sa trabaho ngayon. Sabi niya? Pero si Kuya Cesar. Updated daw. Kinakwento na lang. Maluwag yata ang ano niya. Mamaya siguro, bebe, dapat pala iniwalay na natin para pag dumaan tayo kay Ma. Diba? I-drop na lang. Mahirap mag-ganun ito. Mahirap ba? Para sana makapagluto siya ng ano. Huwag ka naman hindi siya taal ha, tapos na. Hindi, ano na talaga. Over na tayo. Sa bagay, ang ano naman, kinakain din naman po yung isda. Pero kasi gusto ko, konti-konti lang para pag namalengki kami ulit, makakabili pa. Yan, tapos na po kami sa Lemery. Ay, Lemery! Uy, nako! Oo naman, tapos na tayo sa Lemery at saka sa taal. Gusto ko dito kasi tingnan niyo po oh, ang daming lumang bahay, matatandang bahay oh, tingnan niyo, feeling ko nasa ano ako, Bigan. Taal. Oh wow, 1572. May nakita nga akong hotel. Ayun ang mga lumang bahay nila. The Balisong and the Barong Tagalog Capital. Ano yung Balisong? Ginaganon. May kutsilyo. Ayo, tignan nyo. May ano siya. May tusok. Ano yun? Para di makadapo kalapate. Oh, gusto ko talaga. Mga lumang bahay dito. Lalo sa may, ano diba? Pwede ako dito. Lumang tao ako eh. Sabi ko kung ika-farmer, ibalik niya ako sa Wiga. Pili ka lang. De, babalik tayo pag nag-training. Bigan or Sagada. De, babalik tayo ng Bigan. Magti-training ako ng kalapate. Ay, pambihira. Dadali natin ang Bigan. Sabay pasyal, di ba? Oh. Training mo ng kalapate mo. Dapat pala magpasalamat ako, nagkalapati ka. Pwede mong i-training si Sagada din. Kasi bago ko usali, gusto ko yung tipong nakauwi na ng Bigan, di ba? At least confident ka na babalik yun kasi na-training mo ng unti-unti.
May nakita nga po akong hotel na yung bahay na lumag, parang ginawa siyang hotel, tapos pinaparent din nila yung mga rooms, ganun. Mas mura pa nga dun sa na-stayan namin na hotel. Gusto ko sana, pero hindi ko na rin naman dahil parang di mo na rin naman ma-enjoy dahil tutulugan lang naman namin, hindi ko na makikita ng umaga, ganun. Tapos ayaw din ni ka-farmer. Baka daw hindi siya makatulog. Ano, magpas tayo, ha? Hindi, diretso na lang yan. Hindi ba may lilikuan pa? Hindi, yung diretso niya, yung dulo na ng bypass road. Yung may talisa, ay, ano yan? Tawilis. Bilian ng Tawilis. Yung sinasabi hindi mo. Na, hindi nga, yun nga yung dulo Tawilisan. Niya. Tawilisan. Ano ba yung ng Tawilisan? Hindi ko may alam. Parang, di ba yung restaurant? Baka pala. Nakalagay kasi, nakita ko lang nakapin Tawilisan. Ha? Parang gay balisong, oh. Nandito pala ang bilihan ng mga balisong. Ganda, ang dami pa rin ano. May mga lumang parang bahay ng Kastila, no? Sa Las Casas nga, hindi ako nagsasawa eh. Kanina pa yata yan. Nung nasa parking ka, pagsakay na pagsakay mo. Oh, diba? Merong bahay dito, ewan ko lang kung saan yun. Nakikita ko lang may nagpo-post sa Facebook minsan. Yung pwede ka pang magsuot ng bebe. Yung lumang damit. Ito, diretso na. Ito na yung bypass road, diba? Diretso ako tapos ang anuhan natin dyan, yung lilikuan natin na dadaan doon sa nagpasan mo pa yan? Wait lang, check ko lang po yung map. Mahirap nang lumagpas at mga sisi. And pa uwi na po kami, nakapasok na kami ng S-Lex. Pero mahaba pa biyahe, kaya ayan, magkape muna tayo. Broad coffee lang. Totoo. Ako na. Ha? May bibilin ka? Sukal, parang hindi niya. Okay. Ikaw, hindi ka bibili nga na mo? Chicha? Wala naman yun. Walang ano eh. Barako. Ilang asukal ka? Dalawa binigay nila eh. Nagdadalawa. Eh, marami eh. Kulang talaga. Laki din na natipid na doon, ano? Na? Time, doon sa, kesa iikot ka pa ng Batangas City, no? Oo. Oh, diba? Akala ko, sabi mo kasi dati, babalik tayo. Hindi ko chinek yung map. Buti na lang, tinignan ko, may ano naman, shortcut naman pala pa, galing Lemery, pa S-Lex. Kasi kung babalik ka ng dulo. Ha? Ako nakakita. Ay, ikaw ang nagsabi, alitagda. Ikaw ang nagsabi na babalik pa ng Batangas City. Sabi ko parang ang layo pala. Buti na lang. Ay, init ito. May cheesecake. Japanese cheesecake. Mukhang masarap. Ay, doon na lang sa sasakyan. Doon na tayo. Ano, bawasan mo na muna kape mo, baka tumapon. Nantok ka? Hindi mo naman pera, bili ako ng... Ano bibili mo? Pawala ng antok.
Sampalok. Ayan yung nabili namin sa Lemery. Gahanap ng bukayo sa loob siya. Sabi ko, hindi kasi di may bukayo kasi ito, di ba? Pero parang inaalo na nila, ayan no. Kasi lasa tamis-tamis pa din na siya. Oh. Masarap naman po siya. Pero sa Bicol, bebe, mas masarap. Talagang rice talaga siyang giniling. Tapos, mabukayo talaga. Bukayo. Marami kasing niyog dun. Hmm. Masarap po siya. Gusto ko yung pagka... Tama yan. Yung pagka... toasted type niya na lasa. Parang... Tapos yung dahon ng saging na nagpasarap din. Masarap siya sa kape. Kape. Ano pa rin to, no? Lipa pa din na. Nasa lipa pa rin po tayo. Kasi saktong, saktong nakapasok pa lang po kami ng SKX. Hindi pa ako naiihi. Tawin niya. Wala lang ituan. Next stopover, ano na? Lunch. Lunch. Time check. Index. 10:30. Index na tayo. Yan. Excited na ako. Siyempre, hindi. Yung makikita mo na yung mga bata. Masayang mag-adventure. Pero parang siyempre sacrifice din, di ba, yung mga bata hindi mo makikita. Halimbawa nag-two nights kami, yung overnight parang okay pa eh, kasi parang wala namang 24 hours makikita mo na ulit. Tsaka ngayon kasi parang pinaka na ano ko talaga si Nainay. Kasi si Nini, di mo makakalimutan dahil may nagpapaalala eh. Dahil nag, ano siya eh, breastfeeding siya eh. Yung magpapaalala sa kanya. Pero, ang sarap. Cheesecake. May kutsara siya. Wala. May ano? Gusto mo? Ano? Fork. Japanese cheesecake, tama? Sarap din sa kape. Uy, magkano kaya yung ganyang kalaking gasol? May diamond rider na. Uy, yung galing no, pa, ano pa, sway-sway pa. Hindi pwede yun, bawal yun. Hindi, nakadalawa lang naman yung sway. Big bike. Ang galing. Kailan tayo bumiyahe dito? 8? 8. Nung 8 ba? November 8? Nagbiyahe? Lucena? Hindi. Oo. Oh. Yung pumunta dito? Oo. Oh. 8 yun? Ano ba ngayon? 9. Ah, 9. 11 ngayon. Akala ko nine ang after lunch. Smooth naman yung takbo natin. 4.5 hours nasa Batangas City tayo. Hindi kasi tayo na traffic last time dun sa ano, San Simon. Pagtaka na tayo nun. Nag-Lucena tayo nun, ano? Oo, nung nag-Lucena na traffic po kaming sobra dun sa San Simon. Pero tung sa expressway wala naman. Kaya ngayon po, kung hindi naman din traffic, bago, siguro after lunch, nasa ano na tayo, no? Saan? Bahay na. Nakasave din kasi tayo ng time dito sa may Batangas. Oo, tsaka yung... Batangas City. Yung kalsada doon, papuntang Batangas City na, yung medyo dulo na. Yung ano, alon-alon na. Oh, alam mo, flat tire, papapapapapak, nahingay ng gulong. Naalala mo nung una natin, oh, yung bababa pa ako, sabi, chinek yung gulong. Yung kasama natin si Chichi pa nun. Kakamiss din si Chichi kasi na-enjoy niya na rin yung travel.
Tsaka sabi ko nga pag may pagkakataon na ano, kung di naman siya mapapagod na yung kung pwede naming isama. Kasi yung age niya, ano, matatandaan niya na hanggang paglaki. 5 years old eh. 4-5 matatandaan na eh. Kasi ako, naalala ko na yon mga 4 years old. Yung sa Baguio, hindi niya rin makalimutan. Yung mama, sabi niya, naalala mo nung dati nakasakay tayo dun sa van, tapos na sumakit daw yung tiyan niya. Yung gusto niyang, yun nga. Tapos, ang haba daw nung kalsada, wala daw gas station. Tapos, niloloko daw siya ng mga boys. Kasi isang buwan lang tayo, no? Masaya po yung ano namin yun. Ano ni Papa Yam din yun, di ba po? Birthday. Yung kinaano pa, kina-attending. And thank you kay Ate ni Kuya Dan. Ito yung ayaw ng kalapate. Kaganito. Pag yung ganyang klima. Hindi makikita yung buwian. Covered by ano. Yun lang si Dex. Pag binabalikan, gaya last time, kailan lang yun? Yung napagkwentuhan nga namin yung sa Baguio. Tapos, sabi namin, parang isa sa masayang ano yun, ng grupo. Yung sa Baguio. Kaya pala hindi siya nagsasalita. Naalala namin bigla, hindi pala siya kasama dun. Hindi napayagan ang asawa. Cloudy, ano? Cloudy lang, pero... Hindi lang sa Pampanga, maulan. Rask. Mamaya po ulit. Update. Ano yun? Akala ko may kamay na kumakaway-kaway sa likod. Okay. At ayan na nga po mga kaibigan. Malapit na kami. Pero imatayin. Malapit na daw imatayin si Kapwarmer. Gutom na naman. Uy, dito na lang tayo sa all day breakfast. Ay. Tapos si Kapwarmer. Yung mamarites ko. Na-traffic po kami dun sa may pa, ano no, Valenzuela. Grabe. Hanggang may Kawayan. Sobra. Wait lang, naka-charge pala. Ayan, biyahe na naman. Hindi ko na pala na ano kanina, no? Tapos na kaming late lunch na pala, no? Dos-dos na. Na-traffic nga po kami dun sa may, ano, may Kawayan. Grabe, nakahaba, no? Ito yung sinasabi namin, traffic sa San Simon. Pero ngayon, hindi naman na ganun ka-traffic. Mas ano na, mabilis na. Mas traffic pa dun sa ano, yun nga sa may ano po, may Kawayan. Sobrang haba. Ang ano pala sa may sa S-Lex, Pepe. Di gaya sa may N-Lex, hindi naman ganun kalayo yung ano no, yung gas station. Pwede kang makakapag-CR ka pa. Dun sa S-Lex, medyo malayo. And doon pagdating mo sa Skyway, wala pa, oh. Skyway, traffic papasok din. Papasok ka pa ng NLEX. Bago ka makapag, ano, TI kung hihingi ka na. Ayan, San Simon na kami. Natatanaw na po namin yung bundok. Abutan namin yung merienda time. Yung mga dala namin kakanin. Papa merienda namin. Di kami nakabili ng ano. Last time nakabili tayo, no? Puko pie. Ay, dumaan doon eh. Yan nga. S-Lex tayo. Tsaka hindi na natin naisip. Hindi, tsaka matapik. Oo.
Hindi, baka, hindi kasi dati nagtingin tayo, talagang hinanap natin yung buko pa last time. Diba? Ngayon, dinaanan natin, puro tapa. Oo, tapa. Taal. Tapa pala, baboy, sinabi. Pero meron na din silang manok, meron na din bitch, no? Oops. Tsaka target kasi namin din kanina na makauwi na ng maaga. Babandiyahin. Hindi nga namin ano, kasi nung, yun nga po, diba, tinawagan ko si Rowan habang naliligo ka. Tapos nung kausap ko, so pagkakita niya sa akin, papa, nahanap niya papa niya. Si mama kaharap mo, sabi niya, papa, sabi niya, ulit. Siguro dahil ako, nakita niya na ako, gusto niya makita yung papa niya. Tapos edi kausap niya, sabi ng papa niya, anong gusto mong pasalubong? Dami ano, many toys, sabi niya. Eh, yung toys sa kanya, yung cars lang naman. Tapos, kaya pala nawala si ka-farmer kanina dun sa may Petron ba yun? O Total? Dito sa may last gas station. Papasok ng, ano, exit ng San Simon. Nawala bigla si ka-farmer. Yun pala, hinanapan ng car si Rowan. Pero wala siyang nabili, yung wala. Yung sa kapila meron, yung papuntang Mexico meron. Mexico meron. Dito wala eh. Pero ano naman si Rowan, di naman yakap siya lang. Ano, yakap lang. Maano naman sila, kahit si Chichi. Di sila mapagpilit, anong tawag doon? Mapilit na bata. Ulan kanina dun sa may salipa, di ba? Mambon. Baka nakasabay pa natin yung magbi-pick up ng lechon. Mayroon kasing nagbi-pick up po ng lechon ngayon from Batangas po. Pero mamaya pa yun. Dadalhin nila ng hindi naman traffic ano. Kaya nga, dadalhin nila ng Pangasinan. Pababa muna yung lechon niyan. So baba na nila. Kaluto, ibababa na. Para hindi na sila gabihin kasi yung pick up time nila 5 to 6 PM. Late na yun. Kaya nga eh. Sabi ko nga ano, medyo traffic. Hi! Hi! Hi po ka, bebe! Ay, tuloy ako dito. Sa bagay, di manuso yung ambon-ambon kay Bunahine eh. Oh, tingnan niya. Pupunta po kasi kami kay Uom, ha? Na, tigi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 tig
8 kilos. Tingnan niyo si Rowan nagbukas ng gate. Pupunta po kami kinauwang ah. Atid din po namin yung mga pasalubong. Ano ko rin yung gate. Ayun nga, Rowan. Nagkukulong lang po kami. Yeah. Binuksan natin gate. Doon naman, nandun naman pala yung kolong, oh. Hi, kabebe ka muna. Na-miss ka nila. Anong kinakain niyo? Sampalok. Oh, shy. Hi, kabebe ka muna. Ay, excited na. Di na ako pinansin. Yehey. Yung dala natin. Hello po. Nandito na po ulit kami sa bahay. Matutulog na. Ay, sipa-sipa. O sana, huwag ka na ulit umalis. Hmm, tuwang-tuwa ka nga kasi sabi mo nung ano, sabi niya po nung paalis kami, nagpaalam kami, sabi niya, yehey,
cellphone time. Natuwa pa, no? Hindi, nag-iyak-iyak na. Bye-bye, Bunayney. Bye-bye po ka, bebe. Ay, sayang po, hindi ko nakunan ng video kanina si Neo pagdating namin. Nasa Duyan siya, tulog. Hindi ko naisip na ano, video. Tapos, nung pagsilip ko sa kanya sa Duyan, sakto naman na ano siya, dumilat siya. Nagulat siya nung makita niya si Mama, no? Para siyang na-shock. Tapos, sabay tawa. Kahit na pupungas-pungas pa, no? Tapos, sabay tawa. Nakatingin sa phone. Uy! Bunay! Ba? Uy! Nasaan si Mama? Tignan mo si Mama. Uy! Kitty! Tanti, tiki. Bunay, may balbas si Bunay. Ay. Ay, balbas. Bigote pala yun, no? Ah. Uy. Ayan. Ngayon mo palang ako tinignan. Tapon ka nakatingin kanina. Sino yung batang madaldal? Sino yung madaldal na bata? Baligtad yung damit mo, ate? Baligtad damit ni ate. Niligo na. Ikaw tapos na na. Bango-bango na ng leeg ng batang yan. Kakagigil ka na. Namiss mo si Mama. Opo. Miss mo, Mama? Opo daw. Good night ka na. Bye-bye po ka, bebe. Ay, tutulog na yan. Antok na po yan kanina. Thank you for watching. God bless. Mama. Choo-choo.